Hello guys! Good afternoon Philippines and konichiwa Japan and welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, gora na naman si TESU Japan. Ayan guys, may isi-share lang ako sa inyo. Meron kasi, di ba, sobrang lamig dito. So ngayon, marami din akong coat dito na pagpipilian. Pero may isa akong coat talaga na gustong-gusto ko pagdating ng ganitong winter na sobrang malamig. Kasi kahit nakaganito yung suot namin, malamig pa rin talaga siya. So, hindi ko kaya. Dito pa lang sa kwarto, malamig na. How much more pag nasa labas, malamig na. So, ngayon, meron akong favorite na yung in-upload ko nung nakaraan dyan. Na meron akong favorite na ito. Hindi ko siya matapon-tapon, guys. Ito siya. Ang ganda niya kasi eh. So, New York branded pa siya. So, ito yon. So, ngayon, paano ko siya gagamitin guys, kasi yung dito yung sa kanyang belt, kasi kung tutuusin ito, ayoko na siyang isuot kasi nga gawa nga ng may belt kasi siya guys. Okay yung belt niya eh, kunin nga natin yung belt niya. So ngayon isi-share ko kung paano natin ito marireuse kasi hindi ko talaga siya kayang itapon or oo, kasi ganun ako eh, pag paano ba to, sabi ko masakit sa loob ko na gamit ko. Syempre, ito yung favorite ko. Eh, wala naman siyang problema, guys. Ang problema niya, yung kanyang belt, yung sabitan ng belt, just like this, yan. Yung sa gilid niya. Ito, guys, hindi ko siya matanggal. So, hahayaan ko na lang siya. Nagbabakbakbakbakbak na siya talaga. Pati, yung kabitan ng belt, nag-ano na siya, guys. Nag-ano yung nagdudurug-durug, nagpipeel off na siya. Sabi ko, bakit ganito nagpipeel off? Buti na lang itong belt is hindi siya ganun. So, nag-iisip ako kung anong gagawin ko dito. Walang sabitan yung belt. So, naisip ko, hindi ko siya hindi ko siya magagawa ng paraan. Pangit naman kung ganito lang yung belt na bakbakin ko na lang siya. Lahat ipipeel off ko lahat. So, ngayon, naisip ko, tanggalin ko na lang siya. Kahit walang sabitan ng belt, di ba? Sayang talaga, matagal ko na siyang gustong isuot. Last year, naisuot ko pa siya last year. Pero, hindi ko napansin na, nagbabakbak na pala siya ng ganito. Ngayon kasi, sobra na siya. Wala na siya talaga, guys. Imagine, nakikita nyo yung peel-off niya talaga, oh. Ayan, oh. Diba? Kesa sa hindi ko siya may isuot, maganda kasi to pag taglamig talaga. Kasi ang kapal niya, guys, eh. Meron pa siyang sombrero. Pero hindi ko naman ginagamit yung sombrero niya. So, pandagdag yan. Init ng katawan sa likod. O, ayan. Maganda siya eh. O. Ayan. Favorite ko itong mga damit. So, sobrang tagal na nito sa akin. Hindi ko siya magawa ng... Ito talaga guys, dito sa may pocket talaga. Hindi ko talaga siya matanggal. Ang iniisip ko, lagyan ko kaya ng colorless na nail polish. Hindi ko alam eh. Ngayon, naisip ko, tatanggalin ko na lang ito, yung sabitan ng belt. The other part naman is wala naman siyang problema. Nakita ko, hindi ko talaga kayong itapon kasi ang mahal nito nung binili ko siya. So, naisip ko, tanggalin ko na lang siya, diba? Ito, hindi ko alam kung paano ko siya maayos talaga. So, ngayon may hawak na ako kasi wala akong yung blade. Yung blade talaga guys. So ang gagawin ko ngayon is tatanggalin ko siya para magamit ko siya. Hala, sana hindi masira. Ano ba to? Baka masira kasi guys. Iyon na lang. So ingat-ingat. Ayun, madali lang din naman pala siya tanggalin. So hindi ko na mai-focus. Sana wag masira. Oh my gosh. Ayun. Pwede naman siya. Kasi oh, lalo tuloy nagkakaroon ng parang alikabok dito tuloy sa kwarto ko. Teka nga. Para makita ninyo paano natin siya maano. Kaya yung ibang mga gamit nyo guys na gustong-gusto nyo na hindi nyo kayang itapon or ipamigay, gawa nyo ng paraan. Ayan, nagagawa naman talaga siya ng paraan eh. Pag may paraan, may paraan. Ano ba yun? Ayan oh. Ay, naku, parang natanggal yata. Nakadikit kasi siya sa
Hindi na yan siya mahalata. Diba? Sayang kasi talaga. Gustong gusto ko siya eh, para akong ano dito eh. Para akong si Princess Diana. Cups talaga, no? Cups ng mocks talaga. Hindi kasi guys, gusto ko talaga siya. At saka napaka-formal niyang tingnan. Yan. Ang hirap niya guys kasi o medyo parang ano, parang bumukas yung konti, bumukas ng konti ito. Ayan o. So, maremedyohan na natin yan kahit na hindi ako mahilig magtahi-tahi. Basta-basta na lang ako magtatahi. Bahala na. Hindi naman yan papansinin ang tao. Ang iniingatan ko ito, baka masira. Baka madali siya. Kasi lately guys, yung mata ko, sa kaka-edit ko everyday, yung mata ko parang ano, parang lumalabo. Parang lumalabo siya guys. Araw-araw ba naman? Hindi naman 24 hours, 12 hours guys. Mahigit 12 hours akong nag-i-edit. So, napakahirap. Ayan, kaya parang yung tenga nga ng anak ko eh. Sabi niya, kasi ako naglilinis kasi ng kanyang anong tenga. Kasi yung earwax niya, matigas, unlike sa atin na parang nag-o-oily. Ang sa kanya kasi dito, karamihan dito sa Hapon ganyan guys, parang ang earwax nila, parang solid siya. So ngayon, monthly, once a month, nag-ano talaga siya kasi noon ako pa talaga naglilinis ng ano ng tenga niya. Kasi meron naman kaming gamit. So ngayon, lately, katulad dyan nung, kailan ba ito? Nung Tuesday, Monday, yan, wala siya, walang ang pasok, holiday dito. After namin kumain ng sushi, ayun nga, kami, pag-uwi niya, ma, sabi niya, palinis naman ang tenga ko, sabi niya ganoon. Kasi pag siya talaga, guys, kailangan pa ganoon mga ano, yung mga tenga, yung mga earwax na sobrang ano, yung solid talaga siya. Kailangan pupunta ka talaga sa ano, sa GB ka ba yung tawagin dito? Yung sa ano, yung para lang doon sa mga ilong, sa tenga, yung mga ganun. Doon ka talaga pupunta para mapalinis mo yung tenga mo. Kasi kung hindi, pag hindi mo siya napalinis guys, sa kanila guys, ano, nakakahiya eh. Ako yung number one doctor ng aking anak. Nakita nyo yung ano, yung pag natitinik yan siya before, ako talaga yung doktor, hindi na kami pumupunta ng ospital. Ganun naman talaga ang mother. Kasi lagi, favorite food niya kasi, yung ano, yung walwal tayo lang guys ha. Kasi lalabas ako, naisip ko ito, i-share ko sa inyo para yung iba nyo rin mga gamit, magawa nyo rin ang paraan na, ano, lalo na gustong-gusto natin, 'di ba? Hindi na natin kayang itapon. So ngayon tapos back to ano issue na tayo doon sa natitinik siya palagi. Ay yung unagi dito guys, yung eel, yung unagi dito sa Japan, yung favorite food niya na may ano din ako diyan, may mukbang din ako diyan ng ano unagi, Japanese unagi mukbang ganyan. Ilagay ko na lang diyan sa link below. Na yun, yung unagi na yun before, kasi may mga tinik din talaga siya guys dati. Eh kahit naman ngayon may tinik, iwan ko ba bakit dati? Bakit dati parang mas maraming tinik? May tinik naman talaga siya. Eh ang titigas pa naman ang tinik niya guys. Siyempre bata pa siya, 2 to 3 years old. Ang hilig-hilig niya talaga ng unagi, mga ganun. Lagi siyang natitinik. Tapos, ang ginagawa ko guys, huwag nyo tong gagayahin ha. Yung doon talaga sa ano, ako kasi ano ko na yung katawan ng anak ko. Alam ko na kasi, then hindi ako natatakot. Kaya nga, pangarap ko nga dati maging doktor. Hindi ako natatakot. Takot lang ako sa pag-ibig na walang kahantungan. Eh, hugot-hugot naman dyan. Marunong na ba ako maghugot? Parang ano eh, corny no? Tapos ano, oo, mahirap lang talaga ako magtiwala guys sa mga tao guys. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko kasi pinaplastik ako lagi. Ganun naman talaga eh.
Ayan guys, nakuha ko na yung dalawa. Success na ako sa isa din before guys. Yun nga, back to issue na ulit. Ang dami kong walwal kasi. Tapos ano, pag natitinik siya guys, hindi na kami nagpapadoktor, diba? Tayo hilot-hilot pa ng ganun, kainan mo ng kanin, kainan mo ng saging. Ginawa ko na yun guys, not effective talaga. Hindi siya talaga effective. Ang ginagawa ko talaga, nga, sabi ko nga. Nga. Tapos lalighteran ko yan siya o kaya ano yung flashlight ng cellphone, itatapat ko yun sa bunganga niya. Tapos nga, ganyan, nakikita ko yung kanyang tonsil. May tonsil din siya, malaki din eh. Tapos ayun, hinahanap ko talaga, kahit nagkanda suka-suka siya talaga guys. Ay naku, nakikita ko naman yung tinik, natatanggal ko naman siya, kain na naman siya. Hindi niya talaga mapigilan kahit ilang beses siya matinik. Ganon siya ka-addict sa isang pagkain pag gusto niya. Kain na naman, sabi ko, kakain ka na naman yan. Eh, kasi sabi niya masarap eh. Parang siguro sa isip niya rin na, nandyan ka naman ma eh. Matatanggal mo naman yung tinik. Pag natinik ako, tanggalin mo na lang. Pag naalala ko, yun, pasensya na guys kasi. Yung hinubad ko na andyan lang kasi nabihis na ako eh. Magulo yung aking room. Hindi naman magulo, okay naman siya. Tapos iyon guys, kain pa rin siya ng kain kahit kasi gustong gusto niya hanggang ngayon, mula noong bata pa siya hanggang ngayon. Pero ngayon lumaki na siya, siguro mga ilang years na hindi na siya natitinik, na sana yun na yata siya or baka natutunaw na yung tinik sa lalamunan niya. Hindi ko alam, kaya nagtataka ako, sabi ko bakit ano, bakit hindi ka na natitinik ng ano, ng unagi? Sabi ko sa kanya, sabi niya hindi mo, nasanay na ako. Oo, kasi guys, ganun talaga. Nga, ganyan talaga siya, nga, plus light, nga, ganun pa siya. Nakikita ko talaga yung tinik. Makikita mo pala yung tinik, eh, ang ginagawa ko yung nipper. Yan yung mga ganitong nipper. Inaalkoholan ko muna siya, hugasan ko muna siya. Minsan pag alanganin, hala, diretso na kasi hindi naman, ang gamit kasi dito sa Japan, hindi naman maano, madumi. Unlike sa atin kasi kung ano, kung saan natin ginagamit to minsan. Sa akin kasi, sa akin lang talaga siya sa ano, dito lang sa kilay, ganun. Yun lang talaga ang gamit niyan. Hindi naman ako nagbubunot ng kilikili kasi wala naman akong box sa kilikili. Tapos yun, ganun guys. Yun ang ginagawa ko nga. Tapos may cotton buds pa ako niyang ginagawa ko pag nga niyang ganun. Sabi ko, ibuka mo yung lalamunan mo. Ha, ganun. Yun dito sa loob sa may tonsil. Ibubuka niya yan ng malakas. Huwag mo nang huminga. Tapos nakikita ko yung tinik guys. Tuwan-tuwa naman ako. Satisfied kasi nakukuha ko yung tinik. Pasalamat na lang ako kasi wala din naman ano. So hindi, ganun guys. Madalas talaga. Pag mga kaya ko lang din naman, na alam ko namang kaya ko, na hindi ko naman nasasaktan, hindi naman harmful yung ginagawa ko, talagang ayos na ayos naman na pagkagawa. Kaya kayong iba guys, huwag niyong gagayahin ha, pag hindi talaga kayo ano sanay, huwag na huwag niyong gagayahin, much better dalhin niyo sila sa doktor, para ano, para mas safe. Ako kasi, sanay na ako sa ano eh, sa ano ng anak ko. Ako yung kanyang number one doctor. Yan, ay, ako yung tagatanggal ng kanyang, ano, ng kanyang earwax. Sabi ko nung huli, ganyan na ako, oh. Kumaganyan na ako. Ilawan mo, and lapit-lapit na nung ilaw ng flashlight sa tenga niya. Talagang nakagano na, oh. Tapos sabi ko, ano ba to? Bakit parang nanlalabo yung yata yung mata ko? Sabi ko, hello. Sabi ko, parang naapektuhan yung mata ko sa kaka-edit sa YouTube. Ang laking halit. Hindi kasi maliwanag talaga yung mata ko guys. Tapos kanina pagkagising ko, parang medyo sumasakit-sakit yung ulo ko, mabigat. Sabi ko, hindi kaya masyado akong tutok sa ano, sa computer. Kasi everyday ko siya talagang ginagawa. May quota ako eh. Humahabol ako sa quota habang sarado yung umisi ko. May quota ako. Kailangan kong gumawa ng paraan naman na mapagkakakitaan, diba? Ganyan tayo, mga mother. Kasi hindi lang sarili natin ang binubuhay natin. Meron din tayong pamilya sa Pilipinas. Kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi lang tayo uupo-upo. Hindi lang tayo maghihintay ng kung ano na kung anong may darating. So, kailangan mo rin gumawa ng paraan ng sarili mo. Kailangan madiskarte ka. Kaya ayoko sa lalaking hindi madiskarte. Uupo-upo lang tapos maghihintay lang ng ano eh. Ha? Huh?
Ganyan talaga ako, guys. Maingay talaga ako pagdating sa ganyan. Ayoko talaga ng mga ganyan. Kaya yung anak ko, pinangaralan ko talaga siya. Kaya sinasabi ko sa kanya, kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, kung wala kayong pera, maghihiwalay at maghihiwalay din kayo sa dami-dami ng in case na nangyayari ng ganoon. Kailangan mong mag-aral, kailangan mo munang mag-ipon, kailangan mo magpundar ng sarili mo, kasi kung kompleto ka, hindi ka iiwanan ng babae. Iba ngayon ang babae. Hindi ka tulad nung unang panahon, puro pagmamahal. Ngayon, iba, guys. Kahit nasabihin yung ano na kayo ng mga babae, practical, marunong na mag-isip. Hindi sa mukhang pera ang babae, ha. Natural, pag ikaw nang anak, pag kayo na mag-asawa, oo, love nyo nga yung isa't isa. Oo, marami naman dyan, nagsasaksi talaga sa kanilang relationship, pero yung hirap talaga na naranasan, yun nakakaisip minsan yung mga babae na, 'di ba? Marami na nga sa tulfo, tingnan niyo na lang, pag wala kayong pera, kulang. Okay lang kung sapat na, contented ka naman sa sarili mo, mayroong babae na hindi contented eh. So, bakit pinangarap mo, ano ba tawag dito, pinangako mo sa akin na buhay na ganito, yung ganyan, ganyan, ang gagawin mo, magsisipag ka, ganito para sa pamilya natin, ba't hanggang ngayon, ganito pa rin. Diba, hindi ko na dapat i-detalye sa inyo dahil alam nyo na yan. So, sabi ko sa kanya, talagang ano guys, pinapangaralan ko siya. So, yung iba talaga na, sabi ko, kailangan mag-ipon ka, kailangan mag-aral ka mabuti, mag-ipon ka, magpondar ka ng sarili mo. At pag ikaw, sabi ko, pag yung babae, pagmahal mo, huwag mong ikakahiya, ipakita yung pagmamahal mo para maging happy ka ending. Sabi ko, hindi naman siguro perfect lahat. Sabi ko, kahit na sabi ko, anong itsura ng babae, kung mahal ka niya at mabait siya at responsable magiging asawa, okay sa akin yun. Ayoko, maganda nga siya, pero pangit naman yung ugali. Ayoko naman ganun. Ako, pangit yata ugali ko. Hindi naman lalaki ng ganyan ang anak ko kung masamang ugali ako. Yun lang guys, wawalwal. Ito guys, tapos na ako magtanggal ng kabitan ng aking belt. Ang problema ko ito. Paano ko siya matanggal guys? Ang hirap niya talaga tanggalin oh. Masisira yata yung makakat siya. Pati ito, pati dito yun, oh. Pag tinanggal ko siya, pati dito, magbubukas siya. So, hiyahayaan ko na lang kaya muna, no? Kasi magpipeel off din siya, guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Sakit mo naman ang ulo, oy. Tanggalin kita pag wala akong ginagawa. Ngayon kasi palabas kasi ako, eh. Naayos ko yung aking shop. Ay, may mga tumatawag na custom na kiaksan, customer, kagabi tumawag. Tawag ng tawag. Hindi nga ako open eh. Sarado nga ako. Sayang lang guys, kasi yung customer na yun, malaki talaga siya mag-uriyagi. Isang puntahan niya lang, nakaka-uriyagi siya. 5 lapad. 50,000 yen. Kahit nasabi nating sa iano ko na, hindi ko na isagad ng kahit yung Jumangi ay 4 lapad, na 40,000 yun, mga ganun. Laking bagay na yun, di ba? Kahit siya lang yung tumis isang araw. Sayang din, ikaso lang, paano hindi kasi bawal kasi talaga ngayon. Mag-open ka man, magsara ka rin ka agad. Yan guys, natanggal ko na siya. Pwede ko na siya magamit. So, eto, hindi naman siguro ito titingnan nila na busisiin. Pero, yun talaga yung lagayan ng belt. Halatang halata. Sabi ko, kung ito ang belt ganun din, itatapon ko rin siya. Hayaan ko na lang siya. So, itry ko siyang isuot, guys. Para makita nyo total. Nirecord ko lang din naman. Kung anong klaseng ito. But, nagustuhan ko siya talaga. Yan siya, oh. Mag-hold na lang ako, mag-model na lang ako ngayon. Yung belt niya humaba na dito, na dito sa kabila, oh. Hindi ko pa siya naayos. Ayan na siya, guys. So, ngayon, pag ganito lang yung suot ko kasi malamig. Yung taba ko dyan. See, ganyan siya, guys, eh. Isara natin. Kasi bago ako lalabas, susunduin kasi ako eh. O, diba? Susunduin pa ako ng aking unicorn. Yung white horse. White horse ang susundo sa akin eh.
ganyan ka social si Test Japan. O hindi, a joke lang. Hihintayin ko sa... Ganyan siya, guys. So, ngayon, wala na siyang lagayan ng belt. As you see, natanggal ko na siya. So, never mind naman. Ganyan siya. Kaya, ang sarap niyang isuot. Ayan, guys. O, hindi naman siya halata. Nawala na yung ano. O, diba? Parang Hermes style lang siya. Ayan. O, ito yung sinasabi kong problema na sa harap siya. Ngayon, hindi pa naman siya masyado nagpipil off, pero okay lang. Baka may pera pa ako dito. Panyo, resibo, ganyan. Kasi ito, bihira ko lang naman siya isinusuot ko. So, ito mga dry cleaning to, hindi pwedeng labhan sa ano. Ayan, ganyan siya, puka-puka astero talaga siya. Ayan, puka-puka astero. Hanggang lampas, hanggang tuhod ko siya. Ayan. Ayan, okay na siya, guys. Na-share ko na siya sa inyo. So, ready to go. Run na ako. Ready to go. Ito. Ito. Pwede mo naman siyang iganon. Kaso wala ang tali nito yata nasa loob eh. Basta ganyan na siya. Yan. Ganyan siya, guys. Pag... Upo nga muna ulit ako. Busy eh. Busy ako. Pag gusto mong isombrero... Pag umulan ng snow, ayan na siya, guys. So, diba, ang cute-cute niya. Kaya hindi ko siya, ano, eh. Palagi ko siya tinitingnan pag lumalabas ako. Naghahanap ako ng coat. May coat naman ako dyan, iilan. Kaso lang, ito talaga yung mas gusto ko. Tapos, mag-gloves ako mamaya. Kasi, ngayon pa lang nilalamig na ako. Ayan. Hindi pwedeng hindi ako lalabas. Kasi, yung utak ko hinahangin-hangin. Wala na akong ano, wala na akong exercise kaka-edit. So, kailan ko trabahuin si Whitey. Si Whitey. Kasi, syempre, hindi ko naman tatrabahuin to yun ng wala, eh, diba? Tayo, hindi naman natin tatrabahuin ng walang kwenta. So, may ano yan, pag may tiyaga, may nilaga, o, diba? So, magtsatsaga ako, guys. Para may lalagain ako. Ganyan siya, guys, o. Oh. Dapat dito may tali to, eh. Pero ganyan lang siya, siguro. Hindi mo na kailangan ng ano, ng mafura. Ganyan siya, guys. Pero pag ako lamig na lamig, meron pa talaga ako mafura, guys. Ayan, ginaganyan ko lang siya. May mafura pa ako nakalagay dito. Ang ginagawa ko mafura, red, mga ganyan. Ilang naman ang ano ko. Bagay pala sa akin nakaganyan. Parang si ano. Ano ba ito? Si... Ano ba pangalan to? Hindi ko masabi. Basta, yun na yun siya. Ayan, ganyan siya, guys. At least na-share ko siya sa inyo. Nagawan ko siya ng paraan. And I am happy so much na nagawan ko siya ng paraan. Yun lang pala, yun. Parang, kasi matagal ko na siyang gustong isuot, tapos hindi ko siya masuot-suot eh. Eh ngayon, gusto ko talaga siya isuot. Sabi ko malamig, ito na talaga, sabi kong ganoon. Kaya, yun. Sinipag. Tinatamad kasi kaya hindi ginagawa. Naisip ko na siya eh. Before, hindi ko lang siya ginagawa kasi tinatamad nga. Tama rin kasi ako, guys. May pagkatamad talaga ako. Inaamin ko yun. May pagka, ano ako, may pagka-prinsesa type ang... May pagka-prinsesa type yung ugali ko eh. Hindi na ako magpaka-plastic. Ganun talaga ako. Pero pag sinipag ako, yan. Ayan, nahaba na aking video. Ayan, see you guys. Gusto ko pa magwalwa. Lalo pa maganda yung ano ko. Maganda yung kuha ko dyan. Oh. Feel na feel ko pa siya. Pero baka magsawa na kayo sa mukha ko eh. Ayan, pero gusto ko pa magwalwal. No? Ang dami ko sanang iwawalwal. Iparto ko na lang kaya habang naghihintay ako ng oras. Teka lang, stop natin. See you guys! See you on my next vlog. Ayan, makikita nyo ako next vlog. Ito ulit yung suot ko, ha? Ayan, hello guys! Welcome back. I'm here, Test Japan. Ayan guys, ito na yung part to ng aking ginawa nung unang tip ko kung paano iayusin yung ating paboritong damit na isusuot. At saka... Kung anong gamit man yan, bag man yan, or gagawa natin ng paraan. Ayan, yan guys. At saka yung topic ko doon is yung ako yung first doctor ng anak ko. Ayun, tapos, ngayon guys, ang iwawalwal ko is eto na yon.
Hindi pa ako nakaisip kaya, promise. Parang kanina may naisip ako, eh, parang nawala. Feel ko talaga may sombrero. Ganyan na lang. Kasi, di ba, kabani ako, no, ay, nakaano, Pokemon ako. Maganda kasi yung kuha niya, kaya gusto ko mag-vlog. Pasensya na kay kayo, guys. Feel na feel ko lang siya. Talaga. Teka lang, i-stop ko muna. Mag-isip muna ako ng content. Kung ano i-content ko. Kaso lang, pag in-stop ko to, anong i-content ko, hindi ko na alam. Habang nagdadaldal ako kasi nakakaalala ako ng i-content ko. Ayan. Teka, i-stop ko nga muna. Ayan guys, nakaisip na ako pala. Kasi idudugtong ko na lang to kahit konti. Hayaan mo na, medyo mahaba yung aking video. Nag-eyeliner ako mamaya. Makalimutan ko yung isa. Teka lang. Lagyan ko muna. Lagyan ko muna yung isa, ha? Ano ba to, ayaw? Ayan guys, welcome back. Kanina pa ako, welcome back. Naisip ko ngayon, idadagdag ko lang ito sa aking video kanina. Hindi. Yun. At saka yun doon sa nga, yung mga paborito nyo mga damit, kailangan nyo gawa ng paraan na hindi nyo pwedeng basta itapon lang, gawa nyo ng paraan. And of course, ako rin, mahilig ako sa nail art, guys. Nakikita nyo guys, ito, puro red ito before. Diyan sa mga vlog ko, puro red ito. And of course, ito, nawala na yung ganito niya dito. So ngayon, yung ibang, kasi nail art ito, pag natanggal siya, before kasi tinatapon ko siya. Ngayon, nitong, ano na, sabi ko sayang naman ang mahal-mahal ng nail art. Tapos, is pag mahaba na siya, pag natanggal na siya, itatapon mo na siya. Ang ginagawa ko guys, tip to sa mahilig magpa-nail art para hindi kayo masyado madalas dun sa salon kasi ang mahal-mahal nga niya. So, ang bayad ko dito guys, mahigit isang lapad at kalahati ang bayad ko dito. So, ngayon, eto nawala na siya dito kasi natanggal na. So, ngayon, pag natanggal yung mga before ko mga nail art na hindi ko na siya nagagamit at magpapagawa kong panibago, tinatago ko siya guys. Tapos ngayon, dito kasi, artistic naman ito kasi ang nail art, kahit anong gusto mong kulay, kahit talo-halo yan, walang problema, hindi mahalata na, ba't ganyan yung kuko niya, iba-iba yung kulay, iba-iba, ganyan po yung nail art dito. May sarili kang design. So, kahit na, kaya yung mga luma kong nail art na pinagawa, kasi buo yung kuko na yun eh. Kasi niluluto siya, diba, gel, buo yun. Pag natanggal yun, buo yun. So, pwede mo siyang itago. So, ngayon, ang ginagawa ko, tinatago ko siya ngayon. Nagtanggalan na yung iba kasi mahaba na nga. Katulad nito. Ayan. So, ngayon, ang iba, dikit-dikit pa siya, guys. Eto, nakadikit siya, ganyan. Kahit na hindi siya maganda masyari tingnan, pero carry na rin katulad nito. Ayan, natanggal na siya. So, nawala na siya, hindi na siya pair. So, ang ginawa ko, naghanap ako dito sa drawer ko. So, ngayon, iyan ang ginawa ko. Nilagyan ko siya ng glue. Huwag yung glue ng kuko guys kasi hindi talaga siya natatanggal. Ako kasi masanay talaga ako. Grabe, hard talaga to guys. Bondo. Extra talaga siya o extra hard talaga siya. So talagang kiko talaga siya. Yun ang gawin nyo guys. Kiko talaga siya. Doon, ilagay nyo sa nail art doon. Diba ito yung nail art nyo. Meron pa nga ako dito eh. Parang tutorial ko na rin to. Listen. Tapos, ang gawin nyo guys, eto katulad yan, meron ako nito. Lalagyan ko siya ng glue dito. Yan, kung gaano kalaki yung kuko mo, doon mo siya ilalagay. Tapos, ididikit mo siya. Pagkadikit mo ng ganun, anuhin mo muna siya. Hawakan mo muna siya, ipitin mo siya ng ipitin hanggat kaya mong ipitin. Huwag naman yung masakit. Ayan, siguro pag sa tingin mo na parang dumikit na siya, okay na siya, na hindi siya matatanggal. Siguro mga ano lang, mga 10 seconds, okay na siya. 10 seconds, mga ganyan, okay na siya. Pag ganun mo at medyo hindi na siya gumalaw, ibig sabihin, dikit na siya guys. Huwag, hindi na siya matatanggal kahit kumain ka. Pero, huwag ka lang magbababa sa ufuro kasi madali siya matanggal. O maghugas ka ng kamay, ay maghugas ka ng plato, ay talagang matatanggal siya. Madali siyang matanggal. Pag mainit or maligam-gam yung tubig, madali siyang matanggal. So, ngayon ang ginagawa ko, recycle lang yung nail art ko. Ang original, ito. Hindi, tanggal na rin to, binali ko lang siya eh. Eto, madali na siya matanggal. Ang ginawa ko, tinanggal ko na lang siya kasi giri-giri na siya dito sa may kuko ko. Nagagalaw-galaw na siya. Umaba na yung kuko ko dito sa loob, yung original. So, tinanggal ko na siya. Nilagyan ko na lang ng band. Ayan. Eto na lang talaga ang... Ay, dalawa na lang pala original dito.
dalawa na lang pala original dito, guys. Ito, oh. Kita nyo kasi malayo. Yung iba, malapit na talaga siya. Ayan. Ayan. Ayan lang, guys. Dagdag ko. Ayan. Plus 5 minutes ako. Hiyaan mo na. At least may natutunan. So, sana, guys, kahit pa paano, kahit konting bagay, nakatulong ako sa inyo. Ayan. Thank you and thank you for watching again. And shout out sa lahat sa inyo, guys. God bless and Happy New Year. Ayan. Thank you. Bye-bye.